Ito, may mga buto dito. May inubuto yan. Tapos ginanong nyo lang yung buto ng tatay ko? Paano ko sure kung tatay ko yan? Pero kami nag-ato para ulit ang BIC. Ilang taon na na nakalibing ang tatay mo doon, Krishna? 5 years po. 5 years. Okay. Merong rule, di ba? Merong ano na kada 5 years, pwedeng buksan. Pero hindi pwede na basta-basta na lang nila bubuksan, tapos tatanggalin yung laman. Yes. Tama? Po. So merong ang dapat 2 linggo bago yung due date. Kumbaga, kailan ba dapat yung ika-5 years? Namatay po si Papa ng November 25. So, nag-appear po ako noon Lunes, November 11. Exact. Okay. Well within yes. The 2 weeks, di ba? Pero pagdating mo doon, wala na yung lapida niya. Wala na pangalan. Hindi po talaga siya nalagyan ng lapida. Paano nyo nalala? Pero alam niyo lang na siya yung nandun. Kasi po, nung inilibing siya, yun po yung isa sa problema. Mm-hmm. Binayaran namin yung 5 years mm-hmm. na rent. Tapos binayaran namin separate yung sa lapida. Mm-hmm. Unang taon nun, finalo up namin. Nasaan yung lapida? Mm-hmm. Sabi, wala pa daw. Mm-hmm. Second na taon, finalo up namin. Nasaan yung lapida? Wala pa din. So, sana naumay ako talaga. So, sabi ko, ilipat ko rin naman si Papa by the time being. So, okay na lang. Mm-hmm. Ang problema doon is, parang pakiramdam ko, wala silang record sa every apartment. Kunwari, itong apartment na to ay mag-due date ito ng 25. Ah, so yung lote-lote. Oo, kumbaga may aging. Opo. Para alam kung kailan. Tapos, ang due. Nag-check po ako, kailan inilibing ang nakalagay dito. Mm-hmm. Hindi po sila magbibigay ng data. Dapat naman, at least man lang, it's my right to know. Yes. Hindi naman natin tinatanong kung sino yung tao doon. I-date lang naman dahil... Yes. Bayad ka eh. Technically, bayad ka ng hanggang November 25. Correct. Okay. So, pagdating ninyo doon, ano yung mga nakita natin na parang mga nasa supot-supot o mga sako? Sako, mga buto ng tao. May pangalan ba? Nakatag ba? Wala. Kita mo ang baboy ng pagkakaano ng video. Okay. Para lang siyang buto ng baka na isinilid sa sako. Tapos, gaano katagal na yun na nandoon? Would you know? I am not sure kasi kita mo naman yung isang pinagtabunan na ng basura. Ng basura. Sir Romeo Lopez, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din, ma'am. Oo. Sir Romeo, ang Tala Cemetery po ay public cemetery, tama? Tama, ma'am. Okay. Gano'ng katagal na po kayo na kayo ang in charge? OIC ba kayo or? 2014, ma'am. So 10 years. Sir, maipapaliwanag niyo ba itong nakita natin sa video at yung reklamo po ni Ma'am Krishna na hindi pa dapat natanggalin yung tatay niya pero wala na po silang nadatnan doon. Ano pong nangyari? Ma'am, unang-una, humihingi din ako pasensya kay Ma'am Krishna. Ano? Pero takot ko lang, Ma'am, kasi ganito. Pumunta siya dito na maghanap yung kanyang sa November 25. Mm. So, ang sabi niya, papalipad niya sana. Nung nagpalang pinapuntahan, may kinuro siyang nicho doon sa Block 8, chicken niche. Na ayon sa record namin, na ang kanyang patay ay nakalagay sana sa Block 7, third niche. So, yung kanyang kinuturo ay may nakalibing doon na sabi niya at doon daw galing yung kanyang tatay. So, sa panahon na yun, in-bisigan na namin, hinahanap, pinabuksan ko po yun, ma'am, yung sinasabi niya, yung nicho. Pero yun, halos may kita isang taon nakalibing yun doon, hindi yun doon talaga, yung nakalibing yung tatay niya, maaaring naligaw lang si Mang Krishna. Sir, meron ba kayong listahan o yung tinatawag natin na mapa para ma-identify po yung mga nakalibing sa bawat nicho?
Kasi ma'am, ang tala kasi ma'am, ano na to eh, parang ano, naabutan mo na to na talagang pinipigil na at saka ano yung mahal. Sabi nyo kasi 2014 kayo dyan, so kayo na, nung nailibing po yung papa, yung tatay ni Ma'am Krishna, tama? Oo ma'am, tama ma'am, tama. Okay, ngayon next, so yun ha, kasi doon pa lang medyo sablay na tayo sir ha. Doon sa mapa para man number 2, bakit po walang lapida? 5 taon na wala pa ring lapida. Hindi ma'am kasi pag libing noon dapat pinalukap niya. Kung nangyayari, pinalukap niya yung lapida doon sa sepulturero na wasa ang sepulturero ngayon ay hindi naman ano naman mga private na sepulturero lang yan na hindi naman nakapero sa CD. Oh, so doon siya nagpaluap dapat sa opisina siya okay. Para magpatawag namin yung sepulturero okay. Para maipalagay. Kaya sa sepulturero pa rin o hindi, responsibilidad pa rin ninyo, sir, na magkaroon ng lapida. Kasi bayad sa inyo eh. Hindi ko rin nalaman na walang lapida yun. Oo, hindi ko rin nalaman. Kasi hindi nga nakarating din sa nakaalaman namin. Hindi pwede, hindi niyo malalaman. Wala ba kayong inventaryo? Bayad eh. Wala ba kayong inventaryo na dapat, o ito, meron ng lapida ito dahil 5 taon na, o isa, doon pa lang tayo sa, o 2 buwan na, hindi pa nakakabitan. Dapat merong inventaryo. Una, o, so ulitin ko. Unang-una, mapa, or location, ano tawag to, identification, para alam natin kung sino yung mga nasa nicho. Pangalawa, lapida. Eto sir, pangatlo, pinakamahirap ito. Paano nyo ipapaliwanag na yung mga buto-buto, nakasako-sako, o naka-plastic, nandun lang nakakalat, sa ibaba ng mga sa baba ng nicho at naging kasama na ng mga basura. May video tayo sir eh. At hindi yan nakuha lang nung araw na yon. Oh, paano yon? Kung sinasabi niyang naligaw ako. Mm-mm. I have the picture with me right now that we buried my father in that particular space. Ayun. So meron tayong mga pictures from 5 years ago, 'di ba na before and after. Yes. Oh. So ibig sabihin tinanggal nila yung tatay ko. Nang hindi nyo nalalaman. 4 taon pa lang. Tama, kasi 1 taon nang naka, ano doon, di ba? Eh kasi nga walang lapida. Makamami, nagkamali ng... Nagbayad kami nun, ma'am. Oh, yun na nga. Saan ka nag-follow up? Sa kanila o sa sepulturero daw na private? Sabi, nung panahon na yun, tinanong namin yung office, sabi sa sepulturero daw. Mm. That was way back 5 years ago. After another year, pumunta kami, syempre dinadalaw namin, pinalo up namin ang sepulturero na. Mm-mm. Sabi, hindi daw kasama sa bayad. Kasama sa bayad yun, binayaran namin yun. At may resibo kayo? Wala pong resibo yung lapida dun. Alam nyo ba ma'am, nung nagbayad ako, dapat ililipat? Uh-oh. Nung una yung bayad, bago yung punta dun sa area. Nagbayad kami, may kontrata. Nakuto. Tapos yung lapida ma'am, ibayad mo lang sa sepulturero. Wala silang receipt na tinatawag nun. Magkano? 300 yung lapida, 3,000 yung sa box, tapos 500 yung para sa 5 years na gusto kong mangyari sana. Dr. Fernando Santos, nasa linya yes, na po. Yes, ma'am. Good afternoon po. Ay, salamat. Sir, paano po ba natin matutugunan itong reklamo ni Ma'am Krishna? So, Nung nangyari, nalaman po namin yung pangyayari na yan, agad po nagpa-imbestiga po si Mayor Along Malapitan. Mm-mm. So, nakita po namin record nung pasyente. Lagarde po, pilito po, tama? Lagarde? Hindi po pasyente. Nung yung ipatay. The deceased, oo. Ipatay, Lagarde. Mm-mm. So, namatay po parang November 25. Yes. 2019. Yes. So, hanggang ngayon, pinapahanap ko po yung, ano, yung puntod sa administrator ng Tala Cemetery, si Karomi. Parang mali po ang tinapuntahan nila, ma'am, na lugar na una. Parang Block 8 yung pinuntahan nila. Block 7 daw po, as per record, Block 7, third niche, kumbaga pangatlong patong. Okay. So ang advice po ni Karomi mo, yung administrator ng sala, mm-mm, mas maganda po na bumalik po muna yung relatives doon para may turo po sa kanila yung tamang lugar at ma-identify po nila yung puntod. Okay. Sir, merong picture po ha si Ma'am Krishna na hindi nagtutugma kung ano man ang record na nilagay ng Tala Cemetery at saka yung picture from 5 years ago that will show na itong kanyang in-identify is really the area. Yes. Pero sir, yes, wala na kasi pero tayong... Pero sabi nga, mas maganda po, pumunta po sila doon sa... Balik po sila sa Tala, ma'am. Sige, pumunta sir. Pumunta po kanina si Karomi.
Okay. Yung pong advice niya, magbalik po sila okay. doon para ma-identify po nila yung lugar. Okay, ganito na lang, sir. Sasamahan po ng wanted sa radyo si Ma'am Krishna, balik po ulit doon sa Tala Cemetery. Yes, pero sir, pwede bang paimbestigahan, pwede bang paimbestigahan po ninyo? Number one, yung the record keeping po nila, yung sistema. Number two, yun pong yung walang lapida. And then number three po, bakit nakakalat ang mga buto na nakalagay sa mga sako-sako po na nandoon lang sa baba ng mga nicho? Yun po, sir. Maganda po sa ma'am, yung sabi yung buto, yan po, wala na po ngayon. Nilagay na po yung sa mask bolt. Kasi po, yun po yung mga naglaps na po yung kanilang kontrata. Inaalis po yung mga buto roon. Sir. Nilagay po sa mask bolt. Yes, Doc. Noon pong nandun sa ano, nakahalos kasama po ng basura. Papadala po namin yung video sa inyo. Wala pong tag, wala pong mga pangalan po. Sige ma'am, maganda po. Okay. Samahan na lang po natin. Samahan na lang po ni staff niyo ma'am, yung si Miss Krisha. Yes po. Para makausap po nila si Karomi. Salamat po. Maraming salamat po. Ma'am, asistihan po namin kayo at sasamahan po namin kayo doon. At ipa-follow up natin ito, Shari. Apo. On another date para makita natin kung ano yung kahinatnan. Sige po. Maraming salamat din po. Sir Romeo Lopez ng Tala Cemetery. Maraming salamat po at magandang hapon po.